you better put materials para sa inyo as usual. Yung materials na ibibigay sa inyo mamaya bago umuwi. Meron facilitators notes, gaya na namin ni Pastor Rico, Pastor Rusty, nasa CD para maturo kayo ng topic na ito na babaeng pinagawad, i-train sa inyong church. Church version, yung shortened version na bagay sa local church. Meron din PowerPoint. PowerPoint na dito, ibigay din sa inyo. Shortened version, meron din na bagay sa church. Ang bago na ngayon lang ibibigay sa inyo, ibibigay din yung master copy ng Bible study. So ibinigay kanina yung bit-bitable na one page back-to-back. Ngayon, ito ang master ng bit-bitable. Yung isa Xerox yung two pages na hindi back-to-back para malinis ang kopya. So yung first page, one paper. Second page, one paper, naka-staple. So putting down din ang staple kung gusto nyo, yan ang isa Xerox nyo. So meron hard copy sa likod, mamaya ibibigay sa inyo, one per church. Meron din soft copy on the CD para meron kayo anytime pwede i-print nyo. So lahat na yan, ibibigay sa inyo, mamaya. Okay, meron mga pangkaraman tanong tungkol sa ikampara ng evangelism na ganitong mga Bible studies. Ito po ang unang tanong. So, review muna yung sistema. Gagawin natin ang paraan para magkaroon ng person of peace. Yung pinaka-sentro, makilala natin ang person of peace para mabuksan ang Bible study sa kanyang mga kilala. Doon marami tao, gamitin natin ang kwento, Bible study na madaling gamitin. Para yung mga dito, matutuklasan natin, meron din mga persons of peace. So pag madala niya marami, 20, 30, meron din, isa, dalawa, tatlo, persons of peace. Imobilize din natin sila para magkaroon ng multiplication. So locate more persons of peace within the OBSs. Tapos ituro natin yung Bible study. Ngayon, ito ang tanong na nagtatanong ng ganito. Can we start an OBS with someone who is not a person of peace? Pwede rin. Pwede rin. Pero ang malaking bunga ay yung mga persons of peace. Pwede rin. It's not a person of peace. Pero it's just less fruitful and we only have so much time. Kaya kailangan gamitin ang ating oras na mabuti. Ako wala akong Bible study na hindi person of peace. Lahat ay persons of peace. Ibang hindi persons of peace, inahayaan ko muna. But it's up to you. Pwede din gawin. Okay, next question is, can we start an OBS with just one person? You can. You can. Pero, mas maganda, at least they bring their family. Their whole family, at least. Mas mabuti. Kung one person, halimbawa, you have time for 5 OBSs in a week. Marami na yan. And you have 5 OBSs to isang tao. After how many weeks, anong bunga nyo? Yun. Maliit. Ngayon, mahalaga yung lima. Ngunit, kung person of peace, mahalaga din sila na hindi naabot, na hindi napibiyaw. Can we start an OBS with persons of peace, even if we don't share our life testimony first, and then the gospel from Ephesians 2, 8-9? Mga kapatid, kung kilala mo ang person of peace, start na. Start na. Nakita mo na. Natagpuan mo na. Nag-jackpot ka na. So kung nakilala mo na ang tao, sabi niya, pwede ba punta ka sa bahay namin para magbahagi ng Bible? Huwag natin sabihin, take a muna, prayer, care, share muna. Nagagawin muna ako eh. Di ba akong nag-carry? Kailangan may acts of kindness muna. O, take a muna, life testimony ka muna eh. Pag meron na, diretso na. Pero pag may handa na, yung life testimony, it's just 2 minutes. Share the gospel simply lang, it's just 2 minutes. Pwede din natin ising eh. So, all of this, lahat na ito, it's mainly, it's only, not only, but mainly, para makilala siya. Yan ang sadya nito, para makilala siya. Kung nakilala mo na siya, hindi ito nagawa, sige na!
Kung hindi, hindi pa siya nakilala, ito ang gagawin. Para makilala sila. Okay. Okay, nadami tayo sa ating action plan. Action plan na. When will be the best time for you to train your members to use this OBS, Mabay Pinagawad? Suggestion, hindi na natin pag-usapan. Nag-usapan noon pa. Kung worship service, o ano. So, suggestion ko lang, kung anong ginawa nyo doon, ganoon pa rin. Ganoon pa rin. Okay pa ba? Okay. So, hindi pag-usapan pa. Ang pag-usapan ay pecha. So, pecha, yung date. So, review, ganito pa rin ang ating gagawin is finish the vision casting first. Maraming hindi pa nakapos, batay sa feedback kanina. So, finish the vision casting, teach prayer, care, share, prepare the members to share their life testimony. Yung gagawin niyo sa member para magduplasan nila ang person of peace. So, tayo makakatuplas, pero gusto natin sila rin, miyembro rin, sila rin ang makakatuplas ng person of peace. Meron din sa buhay nila. So, teach person of peace. Teach the members to share the gospel, simple lang. Teach tumbang nawala, ilista nila, 50 na tao. Then, train your members to use this OBS, Babae Pinadawa. So, marami dito, ginagawa na natin. Hindi tayo magsisimula ngayon lang. Marami sa inyo, marami na nagawa dito. So, ang gagawin, set the date now. Enter the date on your plano. Okay? So, kung anong date nyo para magduro ng dupang naligaw, siguro the next week, ito na. Yung babae pinatawad. I-train ang miyembro nyo para magduro sila. Ganito, right? Pero tayo muna magduduro, makakaranas, saka immobilize natin sila. So, huwag mag-react ko kaagad, makaranas muna sila. Okay? So, pwede pa ba mag-send tayo ng date? Pwede pa ba mga church mates mag-usap-usap? Mag-send tayo ng date, take about 5 minutes. Pagkatapos, tatanungin ko kayo, ano ang date nyo para magturo ng babaeng pinadawad sa church?